Paris of Blackwater. Mike Cortez will make his move. Wants to manhandle Jering Fortuna. Kita 16-9. In the meantime, ito Mike Cortez. Angat! Gets it to go. Plus a foul. Mike Cortez, ang minsan ang kinonsider noon na susunod sa yapak ni Johnny Abarrientos bilang star point guard ng Alaska Aces. Kamusta mga kadribol? Sa ating episode ngayon ay pag-uusapan naman natin ang manlalarong kolehiyo pa lang ay nakitaan ng magiging big star pag-akyat sa PBA. Alam nyo bang wala sanang Mighty Mouse Jimmy Alapag kung hindi dahil sa kanya? Halika! Samahan mo kong talakayin at alamin kung gaano nga ba kagaling si The Cool Cat, Mike Cortez. Pero bago tayo magpatuloy, ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat! Produkto ng De La Salle University ang 6-foot guard at Filipino-American na si Mike Cortez. Dito ay pinakita na agad ni Cortez kung gaano ito katindi sa basketball matapos magdumina sa UAAP pagkapasok pa lang nito taong 2000. Inamin nga noon ni Renren Ritualo na rookie year pa lang ni Cortez ay sobrang galing na umano nito at napakahirap agawan ng bola. Sinabi din ni Franz Pumare na noong time niya sa UAAP ay si Mike Cortez ang best point guard at binago umano ni Cortez ang nakasanayan noon na kailangan mo munang maging big man para mag-dominate ng laro. Pero si Cortez daw ang point guard na kayang magdumina. Patunay naman sa husay at galing ni Mike Cortez ay hinirang ito noong UAAP Rookie of the Year na pasama sa UAAP Mythical 5 at malaking dahilan sa dalawang kampyonatong nakuha ng Green Archers. Sa champion team ngang ito ay ilan lang sa mga naging kapana ni Cortez ay sina Mac Cardona, Joseph Yeo at Renren Ritualo. Naglaro din si Cortez sa PBL at taong 2003 ay dito na ito nagpasyang mag-apply sa PBA draft kung saan kinuha nga ito ng Alaska bilang kanilang first overall pick. Isa naman sa napaka-loaded ang draft class na ito na kinabibilangan din ni Brandon Cablay, Cyrus Baguio, Enrico Villanueva, Reynel Hugnatan at 10th pick na si Jimmy Alapag. Dahil sa ganda ng performance sa UAAP ay tinitignan na noong magiging star point guard ng Aces at future star ng PBA si Mike Cortez. Dahil naman sa triangle offense ni Tim Cone na more on nakafocus nga sa mga katulad ni na Ali Peak at Don Aliado ay medyo na nga papa si Mike Cortez. Bagamat medyo nag-struggle ay nagtala pa din si Cortez ng mga averages na 11.4 points, 4.4 rebounds, 4.2 assists at 1.5 steals per game. Pero hindi nga naging sapat dahil tinalo pa din ito ni Jimmy Alapag sa PBA Rookie of the Year Award. Natalo man sa Roy Award ay nanalo naman ng PBA Championship si Cortez matapos talunin ang Coca-Cola Tigers. Sa champion team ngang ito ay ilan lang sa mga katimpla ni Cortez ay sina Brandon Cablay, Rob Duwat at Jan Arrigo na parehas na din po nating nagawan ng kanilang mga storya. Sa mga gustong manood ay ilalagay ko ang link sa description box below. Mahusay na number 1 overall pick at nagpakilalang 10th overall pick na tinalo pa nga sa Rookie of the Year Award si The Cool Cat ay dito na naisip ni Miko Halili na tawaging Mighty Mouse si Jimmy Alapag. Nadagdagan naman ng isa pa ang kampyonato ni Mike Cortez matapos talunin ang Talk and Text at iuwi ang 2007 PBA Fiesta Conference title. Sa 5 taong pamamalagi sa Alaska, nakilala nga si Cortez bilang kalmadong point guard na matindi sumalaksak sa loob ng shaded lane at may reliable 3-point shot. Kaya din napaka-deadly noon ng slashing ability ni Cortez ay dahil sa tanyag nitong giant killer na lefty layup. Sa Alaska ay tinanghal din si Cortez na PBA All-Star at Mythical Second Team Member, pero matapos ngang tamaan ng ACL injury ay taong 2008 ay trinade na ng Alaska si Mike Cortez papuntang Magnolia na kilala na uli ngayong SMB. 2 beses mang pinadapa ng kanyang ACL injuries ay bumangon si Cortez at malaking dahilan nga ang napakaganda nitong performance para sa nakuhang kampyonato ng SMB noong 2009. Dahil naman sa important contributions ni Cortez sa SMB ay tinanghal itong 2009 PBA Comeback Player of the Year. After ng stint sa SMB ay nagpalipat-lipat na si Mike Cortez sa mga kupo ng Air 21, Ginebra, Meralco, Blackwater,
Global Port at huling ngang nakapaglaro para sa Blackwater taong 2019. Habang naglalaro sa Ginebra ay naitala naman ni Cortez ang kanyang unang triple-double na 17 points, 11 rebounds at 10 assists. Sa mga napuntahang kupunan ni Cortez ay kahit nga tinamaan na ng mga injuries ay halos hindi naman bumagsak ang laro nito dahil reliable pa din sa opensa at hindi din matatawaran ang talino ni The Cool Cat pagdating sa basketball. Sa edad na 34 at miyembro ng Meralco Bolts ay napabilang si Mike Cortez sa PBA's 5,000 point club, pero inamin nga ni Cortez na nabigla ito at hindi niya daw alam na nakaabot na pala siya ng 5,000 points. Dinagdag pa ni Cortez na malaking bagay ang hard work na ginawa niya for the past 12 years at nagpasalamat nga ito sa Diyos at sa kanyang mga coaches na naniwala sa kanya. Habang naglalaro para sa kupunan ng Blackwater taong 2017 ay naging maganda nga ang takbo ng karir ni Cortez at naging mentor ng mga young guards na sina Mike Di Gregorio, Roy Sumang at John Pinto. Sa pamumuno nga ng ex-NBA player na si Henry Walker ay muntik nang makatungtong ng semis ang Blackwater pero tinalo nga lamang ng Meralco. February 2020 ay marami namang nagtaka matapos makita si Mike Cortez na nanonood ng tune-up game ng NLEX at Alaska Aces. Ipinaliwanag naman ni Jeff Carriazo na nag-o-observe lang si Cortez dahil may plano na din itong pasukin ang pagko-coach. For me, pwedeng-pwede din talagang mag-coach si Mike Cortez dahil bukod sa galing at championship experience ay mataas din ang basketball IQ ni The Cool Cat. Sayang lang talaga dahil kung hindi sa mga tumamang injuries ay baka mas maganda pa ang naging PBA career ni Cortez. Dahil bago nga ito padapain ng mga injuries ay ipinakita na ni Cool Cat kung gaano ito katindi sa loob ng playing court. Di hamak na mas malayo at mas successful man ang naging basketball career ni Jimmy Alapag ay hindi naman natin maitatanggi na hindi magiging Mighty Mouse si Alapag kung hindi dahil sa pagiging Cool Cat ni Mike Cortez. Ikaw ka Dribble, isa ka din ba sa mga bumilib noon kay Mike Cortez? I-comment mo na yan at nang may pag-usapan tayo. Shoutout nga pala sa lahat ng nag-suggest ng topic natin ngayon. Maraming salamat sa inyo mga ka-Dribble. Shoutout din sa lahat ng mga bago at solido nating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong suporta. High against the glass. What a kiss of the board. Such an experienced move by Mike Cortez. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, ay paki-like naman ang video na ito. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, ay paki-hit na din ang subscribe button, pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod natin mga videos. Salamat sa panonood. Ito nga ang Basketball Ace at aga sa mga susunod natin mga videos. Salamat!